ang Office of the Vice President sa paggamit nila ng 125 million pesos. Inuraw ba ang mag-aakala na nooy hinahanga ang mambabatas mula Rizal? Oo, mga kasama, interrupt ko lang kayo ha. Dati hinahanga. Yes. Good morning mga kasama. At muli si Kuya Gus, nagbabalik. Ayan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasasubscribe na lang po at syempre hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Finally mga kasama, meron namang chismis si Chica Dora sa atin ha. Meron naman siyang panibagong pasabog. So, eto ha. Galing ata ng bakasyon to si Chica Dora kaya medyo nalilate. Ayan ha. Ano ba yung pwede mong pasabugin dyan, Chica Dora, ha? Ano ba yung pwede mong i-chismis sa amin? Oo, ang sabi dito, matapos idikdik si BP Sara, Atty. Camora, sinupalpal si Kong. Tutut! Ito kasi, grabe naman talaga ito. Pag nagtanong din, isa rin ito eh. Oo, akala mo dito siya na may alam din ng ng mga batas-batas? Ha? Wag ganun! Oo, wag ganun. Kala nyo kayo na alam. Lahat alam nyo. Hindi nyo ba alam, attorney, ang mga kaharap nyo? Aba. Oo, mag-isip-isip mabuti, ha? Oo, hindi nyo ba alam, napapahiya na kayo sa ginagawa nyo? Oo, sa harapan ng mga, naka-live yan, ha? Oo, di ba? Hindi ba kayo nahihiya? Ngayon ang pinagpepestahan. Siguro ngayon, di umano, sa lugar nyo, pinupulutan na kayo. Ang congressman namin dito ay isang, di umano. Yan. Pakabait na kasi. Wag na masyadong kampi-kampihan, ha? Para hindi kayo halata. Okay ba? Alam nyo naman eh. Ay, ito pa, may chismis, no? Mga kasama. Sa Pulse Asia, mamaya. Sabihin ko sa inyo kung sino yung pinagkakatiwalaan. Kung sino yung pinakamagandang ratings. Pero bago yan, Chica Dora, ano ba ang problema dyan, ha? Meron na ba mga issue yan? Sabi kasi dito, pinagpipilitan daw di umano eh. Sige, hindi na natin patatagalin, ikaw nang bahala dyan, Chica Dora, ikaw nang bahala. Sige, pasok! Matapos si Dan Fernandez, Antipolo Representative Romeo Acop, isa na naman sa tinusta ng COA matapos linawing walang nilabag ang Office of the Vice President sa paggamit nila ng 125 million pesos. Inuraw ba ang mag-aakala na nooy hinahanga ang mambabatas mula Rizal? Oo, mga kasama, interrupt ko lang kayo ha. Dati hinahangaan ko rin ito. Kasi magaling nga siya eh. Magaling siya. Pero ngayon, parang hindi na, parang laro-laro na lang sa kanila, no? Ginagawa na nilang sinihan na lang itong kamera. Hindi na maganda kung pag magtanong sila, hindi na kaya-aya, no? Parang mabubuwisit ka. Ganon ngayon, ha? Ang nakikita natin. Ha? Kung dapat tanong maayos. Hindi yung meron pa kayong pahapyo na yung isa dyan, sabi, nakapagpariban ka na ba? Meron kami dito nga, baka gusto magpariban, meron kami dito. Dito ka na magpariban di umano. Sabi pa dito, oy, hindi ko pa pala nabati, no? Oy, maraming salamat po doon sa 21,000 new subscribers natin. Ayan, at doon sa mga datihan na walang sawang sumusuporta at sumusubaybay sa ating channel, ayan, maraming salamat din po sa inyong lahat. Isang like, ha, isang share, siyempre subscribe. All good sa tayo dyan mga kasama. Pero yan, bago yan ha, matapos ipilit na gawa ng issue ang OBP at Sara Duterte Representative Acop, napahiya. Napahiya rin sa abogado ng COA. Yan ang sabi dito ha, nagbabasa lang ako, nagre-reaction lang ako mga kasama. COA, nanindigang walang mali sa bagastos ni BP Sara kahit pa may notice of disallowance. Bakit ba kasi ayaw nyo magpapaniwala sa COA? Ano bang problema nyo sa buhay? Kayo nga, hindi nga kayo sinisilip eh.
Ngayon, eto ang problema, mga kasama. No? At pag eto naman, ang pinagsisilip ngayon, dahil sila ay mahilig manilip, kahit walang katotohanan, gagawa ng butas, mag-ingat-ingat kayo. Oo, dahil malakas na ngayon yung binabagsak nyo. Lalong tumitindi. Lalong nangingibabaw ang pangalan. Nako. Ngayon pa, nag-file na. Ha? Ay, wag ganun. Wag gumawa ng paninira. Hindi pwede yung paninira lang, ha? O, tuloy! Chikadora! Banat! Sana sa kinasusuklaman ng maraming netizens online matapos tila ipagpilitan ang kanyang sariling katwiran at tila mas marunong pa di umano sa mga abogado ng Commission on Audit na siyang nagbigay ng highest audit rating sa opisina ni Vice President Sara Duterte kahit pa ginigit-git siya ng mga mambabatas patungkol sa confidential fund. Muling napahiya ang anti-polar representative na si Romeo Acop sa mga katotohanang isiniwalat ni Attorney Gloria A. Camora, ang isa sa mga abogado ng Commission on Audit na humarap sa House of Representatives at pinatunayang naaayon ang paggastos ni VP Sara sa 125 million confidential fund na ibinigay sa kanya mula sa Office of the President. Pinagpipilitan raw kasi di umano ng ilang mga mambabatas ang 73 million disallowance notice na ibigay ng COA sa mismong opisina ni VP Sara. Ngunit mismo ang Commission on Audit ang naglinaw at kinumpirmang may mga papeles at mga dokumento magpapatunay na hindi ginamit kung saan man ng opisina ni VP Sara ang confidential fund ng OVP. Sa nasabing diba? Testamento sa Kongreso, tila dito na napahiya ang anti-polar representative na si Romeo Acop matapos pilitin na hindi raw siya nakukumbinsi sa katwiran ng Commission on Audit. Bakit naman? Ay mga taong bayan nga nakukumbinsi ng COA. Oh, kasi sila yung mga natalaga dyan, no? Trabaho nila yan. O ikaw ba, trabaho mo yan? Tanong lang ng mga taong bayan ito, ha? Hindi mo trabaho yan. Diba? Kaya sila nakakaalam dyan, no? Sinabi na. Na tama at walang anomalya eh. Ano pa? Pigil na kasi. Okay ba? Pwede ba? Oo, pwede ba naman? Tuloy. Ngunit pagpapatuloy ng COA, wala na raw silang magagawa sa ilang mga mambabatas na pilit hinahanapan ng butas ang opisina ni Vice President Sara Duterte kahit naman malinaw pa sa sikat ng araw na wala itong nilabag pagdating sa confidential fund at disallowance notice ng Commission on Audit. Narito at panoorin ang ilang mga reaksyon at komento ng political commentator sa naging sagutan. Diba? Ma-interrupt lang kita, Chikadora. Kasi dito kasi, ha? Kung ano lang ang gusto nilang itanong, ha? Kung ano lang ang gusto nilang ibutas, yun lang talaga ang gagawin nila. Kasi nga, meron silang mga balak. Oo. Malalaki ang balak nito. Malalaki ang balak nito. 'Di ba? O ilan sila diyan? Anong tawag sa kanila diyan? Merong may mga nagko-comment di umano sa ating mga video. Oh, maraming tawag sa kanila eh. Oh, wag na natin bagitin mo. Medyo masakit eh. Baka mamaya ma-open itong mga 'to. Oo. Saka naku, kilala na kayo. Oo, sa mga bayan-bayan nyo ha. Ilan kayo dyan? Baka next year, no? 2025. Baka hindi na kayo kompleto, ha? Oo, meron na natalunan. Ha? Tapos ngayon kayo sisingilin ng taong bayan. Oo, ano na kayo, imbestigahan na kayo. Oo, kung ano na nangyari, bakit kayo may mga ganyang ari-arian na, ha? Nako, tigil-tigil na. Pwede naman na kung ano lang yung tama at sinabi ng COA, okay na kayo. Ha? Wala nang masyadong maraming tanong. O paano yan? O pakinggan muna natin kung ano yung mga katanungan dito. O pwede ba? Komento pala ng taong bayan. May komento kasi mga taong bayan dito eh. O ano ba yon? O i-comment nyo. Pasok! Tani ni Attorney Gloria Camora at Representative Romeo Acop sa nasabing House Budget Hearing kung saan
Talaga namang pinatunayan ng Commission on Audit na walang mali at huwag nang ipilit pa ng ilang mga mambabatas ang kanilang katwiran dahil ang mga ebidensya at dokumento na ipinasa ng opisina ni VP Sara ay totoo at walang halong kasinungalingan. Dito na raw kinabahan ang representative ng Antipolo matapos siyang mapahiya ng harap-harapan sa budget deliberation ng OVP. Ayan, panoorin natin ha. Panoorin natin mga kasama yung komento ha. Oo, ng mga taong bayan. Kasi masyado silang magagaling diyan sa camera kung saan sila nandiyan. Oo. Ano ba, i-play na natin para magkaalaman na. O sige, Bira. Use of the amount of 125 million under line item confidential expenses. Kailan po nyo na-release yung COA report nyo? Sino po ang sasagot? Attorney, sorry, hindi ko po makita yung pangalan. Attorney Camora from COA, please proceed. Good morning, Mr. Chair. As to confidential intelligence and confidential funds, we do not issue any audit reports, just the audit actions, Mr. Chair. Audit action. Yes, Mr. Chair. Okay, thank you for the clarification. Now, when was the confidential fund in the amount of 125 million transferred to the office of the Vice President? Sino po sasagot? It was in December. Attorney Camora? December. Mr. Chair, may I be clarified? The cash advance, Mr. Chair? Yes. Ayaw mo kasing ayusin ang tanong mo. Ha? Dapat. Kaya kinalari pa ni attorney. Ayusin kasi yung tanong. Hindi pwede yung tanong-tanong lang. Ha? Kailangan specific question para specific din ang sagot. Ayos ba tayo dyan? Bira. When was the fund? The 125 million amount transferred to the office of the Vice President? Mr. Chair, the fund was received on December 2022, Mr. Okay. Chair. Thank you. Now, on 25 September 2023, according to reports, kayo po ay nag-confirm, maybe because of reports na galing po sa Office of the Vice President, na the amount of 125 million confidential funds was spent in 11 days? Mr. Chair, based on their liquidation reports, opo. Kayo po ang nagsabi nito in your report. Wala pong report, Mr. Chair, but audit action po. Audit action. Ano ba? In-audit naman eh. Di ba? Aba. Ano pa kaya itatanong nito? Sige, Bira. It's an audit action. At kinukonfirm yes, nyo na yung amount na 125 million was spent by the Office of the Vice President in 11 days. And that would be amounting to 11.3 thereabouts million per day. Would that be correct? Tama po ba yan? Mr. Chair, may I ask for the question to be repeated? Ano po? Uulitin ko po? Opo. Kayo po nagko-confirm na in-spend in your liquidation in the liquidation report that was submitted to you, kayo po nag-confirm na in 11 days naubos po yung 125 million confidential funds. Tama po? Tama po, Mr. Chair. And that is equivalent to spending 11.3 million a day if it was spent or if the amount was spent in 11 days. Tama po rin po ah. Tama po, Mr. Chair, based on their documents po. Di ba?
Based on their documents. Lahat kasi may dokumento. Meron pinipresenta sa inyo. Diba? At saka lahat naman may resibo. Ano pa? Tuloy natin. Yung 11 days na yon ay nung panahon na from 21 to 31 ng December 2022. Would that also be correct? O tama po ba yun? Based on their accomplishment report, tama po, Mr. Chair. And that is at the height of the holiday season, matatapos na po yung taon, di po ba? Tama po, Mr. Chair. At lahat po ng ahensya ng gobyerno nagmamadali na ma-spend yung kanilang pera na nasa kanilang opisina. Di po ba? Kasi ang nangyayari... Alam na alam mo ah. Oo, sa bagay. Oo, may idea siya mga kasama. Oo, kasi matatapos na yung taon, ang bagong budget, alam niya. Wala pala pinagsisilip nila. Oo, dahil, nako, diba? Okay, tuloy natin. Alam nito, alam na alam nila. Oo, Bira. Po, hindi ba? Kung minsan, December 3rd, pinapaspasan po ng mga opisina ng gobyerno ang pag-liquidate po ng mga pondo na nasa kanila. Hindi po ba tama yun? Alam ko po yun dahil naging controller po ako ng Philippine National Police noong Chief PNP si Senator Lacson at yun ang nangyayari. Ala. Kayo alam po ang sasagot, hindi na po siya. That's correct po, Your Honor. Yes. Paki-address niyo po yung chair sa antakantayin niyo po na recognize kayo. You are Miss Sofia Gemora? Yes, Your Honor. Okay, please continue. Kasi minamadali po nila ng mga ehensya dahil if you notice yung buwan ng Disyembre, normally it has four non-working holidays. So apat na ang nabawas sa 11 days para gastusin mo. Tama rin po ba? If I may add, Your Honor, to the what Attorney Camora had said earlier, with regards to the 11 days report of our audit team, we are the audit team of the Office of the Vice President. So, looking at the records or the recording in the financial statements, we found out that the cash advance was drawn on December 20, 2022. And on December 31, looking at the financial statements, there was an expenditures recorded of the same amount, the 125 million. So that was the reason why we, of course, it's correct to say that that was the 125 million was expended in 11 days. Your Honor. Thank you, Madam. Now, because of this, COA issued a notice of disallowance dated 8 August 2024, disallowing the amount of 73,287,000 from the 125 million confidential funds disbursed by the Office of the Vice President in 2022. Tama rin po ba? Tama po, Mr. Chair. Now, may I know kung ano po yung mga dahilan po ninyo bakit nag-issue po kayo ng notice of disallowance doon po sa... Binalong niya pa. Bakit ka ba nakikilam? Trabaho nila yan kung sino yung gusto nilang bigyan ng ganon. Ikaw, mag-request ka rin. Ha? Mas may masabi lang ata, no? O sige, tuloy mo. Expenditure on confidential funds by the Office of the Vice President. Pwede po bang malaman yung rason po ninyo? Attorney Gamora. Mr. Chair, our reasons were indicated po at the ND. I'd like to make a rundown po. Yung may issue po sa payment of rewards nila, may issue sa payment of table charging payment for tables, chairs,
desktop computers and printers to the confidential fund, and also a non-submission of the revised accomplishment report, Mr. Chair. Yun po yung official reason why you COA issued a notice of disallowance. Tama rin po? Tama po, Mr. Chair. Now, may I ask, meron po siguro kayong breakdown ng expenditure of the confidential funds. Meron po ba kayo? Mr. Chair, meron po sa accomplishment report. Yes, and yung breakdown po ng expenditure ng 125 million, nasa inyo po sigurado yun. Tama rin po. Tama po, Mr. Chair. Now, may know kung saan po nagastos ng Office of the Vice President yung 125 million. Was it spent in accordance with the rules, regulations, and protocol on the expenditure or on the use of confidential funds? Nasunod po ba yun? Yes, Mr. Chair. As indicated sa accomplishment report po, na-liquidate naman po nila based on confidential expenses as required by the joint circular po, Mr. Chair. If I may, alam naman po ninyo yung section 4.8 of joint circular number 2015-01. Yes, Mr. On the use of confidential funds. Opo, Mr. Chair. Now, categorically, yung po bang items na kung saan ginamit yung confidential funds ay naaayon po dito sa circular na ito? Malamang. Opo, Mr. Chair. Kung naaayon sa circular na ito, bakit kayo nag-issue ng notice of disallowance? Mr. Chair, as to yung first finding, meron po kasing specific requirement ang joint circular na document na hindi po nila na-submit, or nag-submit sila pero hindi po sufficient siya to answer the requirement of the joint circular, Mr. Chair. Na-mention kanina ni Chairman, the Honorable Joel Chua, na in the accomplishment report of the President, if I remember it right, meron pong ginamit na, yung surveillance in 132 places. Tama ba ba, Mr. Chair? Yung areas po yun. Narinig ko na yun. 132 areas po. Yes. Yung 125 million, parang ginamit po yan in 132 areas. Yes, and accordingly, it was 100% compliance. Hindi po ba sa tingin ng COA, medyo kwan ito? Medyo imposible? Mr. Chair, parang based on other, parang okay lang naman po siya. Alam nyo, ha? Pag kayo ay magtatanong, di ba? Kasi, nasasagot naman by resibo eh. Ngayon, doon naman kayo sumisilip sa ibang angulo. Ha? Yun lang ang napapansin natin dito, ha? Pero ngayon, babalik natin kay Chikadora kung ano na naman yung chichismis niya sa atin. O, kasi nasagot na rito eh. Oo, yung kay Akop eh. Oo. Ngayon, eto ha. Tingnan natin kay Chikadora. Chikadora, ano bang medyo meron ka pang sasabihin? Pero bago 'yan, mga kasama, papakita ko lang sa inyo yung trust rating ngayon, ha. Naku, kay ganda. Ayan, kita nyo ba? O, lakihan natin, ha, para makita nyo lalo, ha. Ayan na. Ayan na, oh, kita nyo, ha. Basahin natin dito. Oh, aware 100% ata ang tawag dito. Approval, table 1, awareness and performance rating of top national government official start from September 6 to 13. So, last month lang, bago lang, no? Ito, top government official. Ito na, Ferdinand Marcos. Yung approved, 50. Undecided, 29. Disapproved, 21. Sara Duterte, aware, 100. Approved,
approval, oh, 60. Oh, lamang ng 10 yung approval rate. Naku, eto, nagkakalaman na. Oh, yung undecided, 23. Oh, disapproved, 17. Oh, wag na natin isama yung mga... Ah, eto, yung mga kulelat. Eto, mga kulelat pala ito sa baba. Oh, approval, 32. Naku po. Ayan na. Oh, mapakita lang ha, para ito ay galing ito sa ano ha, sa Pulse Asia, ha? Pulse Asia ito, ratings, ha? Pulse Asia, BP Sara approval, down, oh, down daw, 9. Marcos, totoo kaya ito? Oh, pero mataas pa rin eh. Oh, di ba? Oh, mayroong mga ano rito, oh. Oh, pero yan, mabalik lang natin kay ano, mabalik natin kay Chikadora. Chikadora, ipasok mo. Oh, Bira. Panoorin ang full video. Now, may no kung saan po nagastos yung 125 million. Was it spent in accordance with the rules, regulations and protocol on the expenditure or on the use of confidential funds? Yes, Mr. Chair, as indicated sa accomplishment report ko, na-liquidate naman po nila based on confidential expenses as required by the joint circular po. Ah, yun na. Ha? Na-liquidate. Napakita ko na rin sa inyo kanina, ha? At syempre, oo, bibigyan ko pa kayo ng maganda-maganda mga reaction video patungkol dito sa mga nagaganap. Ha? Kung ano yung meron, ha? Oh, may chismis na naman tayo mga kasama. Abangan nyo baka mamayang hapon. Anak ng tipaklong. Akalain nyo, ha? Akalain nyo. Naku, pinangalanan na kung sino nag-abot ng di umano. Oo, ano ba yung candy, chocolate, o kung ano man bagay. Yun! Yun ang abangan nyo mamayang hapon. Nakakagulat, ano? Meron pala mga ganun. Sino nagpangalan na? Alamin nyo yun mamaya kay, ano, kay Maharlika at saka si ano yun, Miss Cathy. Oo, meron silang pasabog. Oo, sabi nila, di umano, ganito. Oo, kilala mo ba yun? Sabi nung isa, kilala raw nila. Oo, malapit daw yun doon. Aba. Kasi kilala rin ni, ano, ni ate puti. Ha, Cathy Binag. Kilala rin niya kung sino yung lalaki. Nako. Yun ang bibigyan natin ng reaction. Kaya, nagpapasalamat tayo dun sa walang sawang sumusuporta, ha? At laging nanonood ng ating video. Ha? At syempre dun sa ano, ha? Yung mga bagong pasok at sa mga dati niya na walang sawang sumusuporta. Maraming salamat po. At ayan ha? Naku. Meron pa ba, Chikadora? Mukhang wala na eh. Tatapusin na lang natin to. Medyo naipasok ko lang yung approvals rating, ano? Magaling. Oy, saka nga pala, oy, kampanya na natin ha. O, Duterte Line. At ipasok na natin si, ano, si Congressman Lee. Ha? Para sa pagka-senador. O, alam naman natin napakagaling. At syempre, wag natin bibitawan yung lineup ni, ano, President Duterte. Former President Duterte. Ha? Wag natin bibitawan. Kasi, sayang. O, maganda na yung nagawa noon eh. Ay, nawala nga lang. Yun nga lang ang naging problema. Ano nangyari? Oh, dahil nabangga ang barko, oh, nawala raw. Wash out din lahat. Nang tokwa, oh. Ha? Yan ang sinasabi natin. Kailangan, ibalik natin, yung katahimikan. Oh, nawawala na kasi yung katahimikan, eh. Oh, anong nangyari ngayon? Oh, ang dami ng... Ah, ayan na. Ayan, kung hindi ka pa nakasubscribe, tandaan mo, mag-subscribe ka na. Hit mo na rin yung bell para updated ka lagi.